Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So since today is Monday, June 10, this is our first installment for our new series, which is Trusting God in Times of Waiting. So our first topic for this series is Trusting While Waiting, or Pagtitiwala at Paghihintay. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Habakkuk chapter 2, verse 3. So, in English Standard Version, "For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay." In Filipino translation naman, or in ang Biblia 2001, "Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungalin. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo, ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala." So parang pinapoint out lang ng message ng verse na ito na we just have to wait for the right time, diba? So, kailangan natin magtiwala habang tayo ay naghihintay para sa tamang panahon, sa mga kahilingan natin, sa mga hinihintay natin, sa hinihiling natin. So, we just have to trust while we are waiting for that time or for that moment. So, para mas mapagawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number one, God might seem slow or delayed. So, tayo, parang ano na sa atin eh. Parang likas na sa atin na kapag hindi natin nakukuha agad yung gusto natin, parang naiinis tayo, nagtatampo tayo, nagagalit tayo. Or minsan pa kina-question natin si God kung totoo ba siya or bakit hindi niya binibigay yung gusto or kailangan natin. But in fact, kapag hindi pa niya binibigay sa iyo ang isang bagay, or if he may seem slow or delayed, ibig sabihin lang nun, is kailangan natin magintay para sa tamang panahon, dahil baka hindi pa yun yung right time para makuha natin yung isang bagay na yun. And ayun nga, baka hindi rin talaga siya para sa atin. So yun lang naman yun, isa dalawang yun. Kung hindi ba talaga siya para sa atin, or hindi pa yun yung tamang panahon para sa atin. Kagaya na lang sa, sa pera, di ba, ganyan. So, kapag ang isang tao, binigyan agad siya ng, kumbaga biglaan siyang nagkaroon ng maraming pera, hindi siya dumaan sa proper training, seminars, kung paano mag-handle ng pera, how to handle money, paano magpalago ng pera. So, kahit 1 million, 1 billion pa yan, kaya niyang gastusin yan in just a day. So, hindi dapat tayo nagmamadali sa mga bagay na hinihintay or inaasam-asam natin. And magtiwala lang tayo kay Lord God, kasi He has His own plans for us. And we just have to align our plans and actions with His plans for us. Number 2, God works according to His own schedule. So, hindi dapat yung timeline natin yung sinusunod natin or pinagbabatayan natin. So, lagi natin isipin na yung plano ni God is much more than mga for eternity na yun para sa atin. Kung yung plano natin is ganito lang yung kanya, is sobrang haba nga. So, hindi dapat natin siya pinapangunahan, lalo na sa yung time schedule nga niya ng pagbibigay sa atin ng mga kagustuhan at pangangailangan natin. So, hindi dapat natin siya pinapangunahan, and ayun nga, nagtitiwala lang tayo habang tayo ay nag-iintay. Number 3, God fulfills His promises with certainty. So, wala naman siyang sinabi or pinangako na hindi niya ibinigay. So, ayun nga, bumabalik at bumabalik lang tayo sa series natin na Trusting While Waiting, kasi nga we just have to trust while we are waiting para nakakalm din yung mind natin na si Lord God to eh. So kaya ko tong intayin kasi He fulfills
His promises, all His promises with certainty. So, ngayon naman is present tayo sa ating application. Number one, trust God's own timing. Number two, wait on God's promises. And number three, hope while doing our best. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify the ways on how we can practice hope while doing our best in our own situations.